Mga ka-ride sister, nga pala yung una kong booking ngayong araw. Nag-open ako ng apps ng mga 7:15 ng umaga. Pumasok naman yung booking ni sir ng mga 7:20. Galing dito sa Batasan, papunta naman ang Gateway Tower sa Cubao. 11.3 kilometers nga pala ang layo galing sa Batasan papunta ng Gateway Tower. Pagkatapos nga ng 30 minutes na biyahe namin ni sir, dito na kami ngayon sa Gateway Tower. Dito ka lang sir. 154 ang pamasahin ni sir pero binigyan niya ako ng 160. Maraming salamat po. Pagkalipas nga ng 5 minutes wala po papasok dito sa Cubao, kaya naisipan ko na lang lumipat na lang sa Project 4. Pagkalipas nga ng mga 3 minutes pinasukan na ako ng booking. Dito lang ang pick up sa Pitwason, 230 meters lang ang pick up. Kaya nagsuot na rin ako ng bonnet tapos helmet. Pagkatapos nila ko na rin yung helmet. 1 minute nga lang pala ang biyahe ko papunta sa pick up. Dumating na nga ako dito sa pick up. Pangalawang biyahe ko ngayon si Ma'am. Papunta naman si Ma'am sa Among Rodriguez Medical Center sa Marikina. Pagdating ko sa pick up, tinanong ko si Ma'am kung anong pangalan. Inulo ko na rin si Ma'am ng hairnet. Ako na rin nagsuot kay Ma'am ng helmet dahil may dala siya para hindi na siya mahihirapan sa pagsuot ng helmet. Paalis na kami dito sa Pitwason. Papunta na kami sa Among Rodriguez Medical Center sa Marikina sa layong 4.8 kilometers. 12 minutes naman ang biyahe namin papunta sa Marikina. Dumating na kami dito sa Among Rodriguez Medical Center. 75 pesos ang pamasahe ni Ma'am. Maraming salamat. Pagka-trip mo dito sa Marikina, agad naman akong pinasukan ng booking papunta naman ng Ortigas Extension sa Kaintang. Kaya agad ko naman pinuntahan sa pickup location. Galing dito sa Among Rodriguez Medical Center papunta sa pickup location, 1.1 kilometers ang layo. Ang biyahe ko naman 4 minutes. Dumating na ako dito sa pickup location, kaya agad naman ako nag-text kay Ma'am na nandito na ako. Pangtatlong biyahe ko ngayon si Ma'am. Pabiyahe naman kami galing dito sa Marikina sa layong 7.5 kilometers papunta naman ng Ortigas Extension sa Kaintang. 24 minutes naman ang biyahe. Dumating na kami dito ngayon sa Drapo. 99 pesos naman ang pamasahin ni Ma'am pero binayaran niya ako ng 150. Maraming salamat. Pagka-drop ko nga kay Ma'am, mga ilang minuto, pinasukan na rin ako ng booking dito lang sa Kaintang pick up, 1.9 kilometers. 6 minutes naman ang biyahe papunta sa pick up. Pagdating ko dito sa pick up location, agad naman ako nag-text kay sir. Ayun po. Sir Jason po. Saan po kayo madalas dumaan papunta dito sa C6? C6. Binayaran na kaagad ako ni sir. 315 pesos ang pamasahe galing dito sa Kainta papunta naman ng Bikutan sa Paranaque sa layong 22 kilometers. 1 hour and 10 minutes naman ang biyahe. 5 po. Sige po, kung saan kayo mas papunta? Kung mas okay sa C6, so doon tayo. Sige. Madalas po kayo sa C6? Ha? Sige, doon na lang tayo. Turo ko na lang. Sige. Mas traffic C5, di ba? Oo. Tama to Highway 2000, di ba? Apa, yes. Ayan. Pagkatapos nga ng sobra isang oras na biyahe, dumating na kami dito sa Paranaque. Pagdating namin dito sa gate ng Bilins, kailangan mo na ng ID bago makapasok. Kaya inabot ko na yung driver's license ko kapalit naman ng gate pass para mamaya sa paglabas ng village. Pinasukan naman ako ng booking galing dito sa Paranaque papunta naman ng Tondo. Ano yung tabuhok po? Ay, magano ka na yan. Umapit po. Sino po ito? Si Sir GV? Ano? Apo ko. Ah, siya po yung nag-book. Thank you. Oo, siya kasi. Okay. Kaya niyo pa? Sanay po ba kayo sumagot? Sanay ako. Brumentres lang. Ligupi ako. Lugarisan. Ah, kaya. Hindi nyo na ilalagay sa buhok yung ano nyo? Hindi lang? 2.8 kilometers ang biyahe ko papunta sa pickup location. 10 minutes naman ang biyahe, kaya bago ako pumunta sa pickup location, tumawag muna ako kay sir sa nagbook kung may hintay nila na 10 minutes ako bago makakarating sa pickup location. Okay lang daw, kaya pumunta na ako. Tinanong ko si Lola kung ilan taon na siya, 76 years old na daw siya. Paalis na kami dito sa Paranaque. Pabiyahin na kami sa Tondo sa layong 22.2 kilometers.
Dumating na kami dito ngayon sa Tondo. Umabot na isang oras at kalahati ang biyahe dahil medyo traffic at hindi ko maihato ang motor. 370 na ang pamasahe pero binayaran na ako na sir ng 350. Maraming salamat po. Nakalimang biyahe ako ngayong araw simula 7:20 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali. Pero hindi naman tuloy-tuloy.